Kasi nung una, pag start ko, gulat ako, grabe yung sirit. So tignan nyo kung paano sumirit. Ngayon is tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng steel epoxy sa ating makina, sa pati ng makina. So, makikita nyo, may tagas na lumalabas. Yan ay nabutas siguro dahil sa katena na maluwag. So yun yung isang worst scenario ng isang maluwag na katena. Maaari kasing tumama, yun nga, tumama rito sa ating dito sa ating engine, which is yun, nag-cause ng pagkabutas. So ngayon, ang gagawin natin is lalagyan natin ng steel epoxy. Paano ba gawin yung paglalagay ng steel epoxy? So madali lang to. So kailangan lang ng konting tiyaga at tamang procedure para maging effective yung pagtapal natin ng steel epoxy doon sa may butas. So kailangan lang muna natin tanggalin itong kadena. Okay. So ngayon pops, natanggalan natin yung sprocket at ang kadena dito sa engine. Ayan, gumamit na lang kayo ng toothbrush para abot ng ano. So ginagawa natin to para mamaya pag kukiskisin na natin siya ng liha, hindi messy. So kung makikita nyo, may nauna ng epoxy. So since yung una kong kasing gawa, hindi ako nasatisfied dahil may leak. Pero bahagya lang naman yung leak, hindi naman malakas. Pero ayoko nang ganun yung gawa ko. And then plus, hindi ko rin siya na-vlog dahil sa sobrang frustrated ko ng stress pala dahil sa nangyari dito sa makina ng motor ko. So hindi ko na inisip yon. Ngayon eto na medyo ano na yung ano ko, isipan ko na tawag dito, kumalma na. So ngayon ko na isipan na pa-vlog. So isasabay ko na rin to para matulungan ko rin kayo sa mga same scenario o pangyayari sa motor ko, na tulad na nangyari sa motor nyo. So yan, nabrush na natin. Medyo yan, malinis na. Saka natin lilinisan at liliyayan ng maayos. So yan o, makikita nyo, ito yung mga kinaskas natin. So yan ang aalisin natin pagka ilalagay na natin ating epoxy. So linisan natin yan. Huwag nyong iihipan ha. Kasi pag inihipan nyo yan, possible may laway na tatalsik. So mababasa yung surface. So ito yung ating epoxy. Isang recent, isang hardener. So una muna natin ilalabas yung recent. So guys, mas mainam na gawin nyo sa isang plastic surface para hindi agad kinakapitan. Hindi kumakapit dun yung tawag natin dito, epoxy. So after nyan, yan, pag nailabas na yan, takpan. So yan, so ilagay na natin yung hardener. Hindi yung kakapit. So yan. So yan, timpla. So huwag kayong matakot magtimpla na baka sobra, baka kulang yung hardener o yung ating tawag dito, resin. So pwede nyo naman timplahin. So guys, paalala lang ha, madali itong tumigas. So lagyan pa natin, medyo malamnaw pa. Pero promise, takpan nyo na. Oh. Yan. 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 Yan.
bilan pa natin ang hardener. Pag medyo malapot-lapot na, medyo matigas-tigas na, 3 to 5 minutes kasi tuyot na tong tawag natin dito. Itong ipokusin natin. So pwede na natin to isapal. So tara. So makikita nyo, yan. Yan yung texture. Lapot. Okay. Pwede nyo naman kamay niyan. Yeah. Yan. Sisiksik nyo maigi dun sa may butas para hindi na siya sumingaw. So, kukompress nyo lang, ikukompress para hindi nyo lang, hindi na mag-leak yung ating butas. Soon, yan, natutuyo na yung epoxy. Ayan. I-press lang ng i-press, ipahit lang ng ipahit. So, gagamit tayo ng rounded surface. Gamitin natin itong dulo ng plies. So para ma-squeeze natin na maigi. So yan mga papa, kitang-kita nyo naman kung paano natin sinil. So talagang siniksik natin ng husto para ma-press, lumabas yung mga hangin doon sa loob ng oil seal. Mare kasi pag pinipress mo siya ng pinipress, nagtatrap ng air. So yung air na yon, pag natuyo na yung epoxy, yun yung magiging lagusan ng mga oil kung sakasakaling hindi effective yung pagsapal mo ng butas. So much better na talaga pinress mo na maigi ito. Talaga maganda yung pagkakapalitada mo kumbaga yung sa epoxy. So patutuyuin lang muna natin to at least isang oras. So after isang oras, yun, te-test ride natin. Yan. So, yun mga papang, inabutan na tayo ng ulan. Pero na-try ko na, na-set ko na. Titignan lang natin, mag-test tayo ngayon, tatakbo tayo. So nilinis ako na rin yung kadena para matrace natin talaga kung may leak or may bakas ng langis na tutulo. So makikita naman din agad natin yun. So since kaka-change oil ko rin, nilagyan ko na rin ng bagong oil. So dapat ang lalabas na oil dito sa loob or kung magli-leak man ay hindi ganun kaitim. So check natin. So yo, what's up? Good morning mga papang. Uy, nahulog. Itik pa, mahulog pero. So ngayon, i-test ride natin yung nilagay nating epoxy, steel epoxy sa butas ng aking makina. So, yan. I hope, siguro nakikita naman. Pero, ang biyahe natin ngayon, Victoria, Laguna. After Victoria, Laguna, pupuntan Las Piñas. Let us see kung maglilik. Sana naman din wag. Although may tools pero wala akong dalang liha. So, laking aberya pag naglik yung ginawa natin. Okay, so biyahe muna tayo. Magleak yung ginawa natin sa butas ng
kanina binibinit-binit ako, naka-off lang yung camera. So, i-test natin talaga kung talaga bang nakapit kung still foxy. So what's up mga papang? So yun, natapos natin yung test ride natin since may deliver akong manok from Victoria Laguna to Las Piñas. So eto ngayon, kung titignan natin kung may leak. So kikita naman natin yung side na yun, walang bakas ng basa or nagkaroon ng leak na oil. So yung tinakbo natin kanina is from dito sa bahay ko sa GMA Cavite to Victoria Laguna to Las Piñas and then over rito. So almost yan 168 kilometer. So medyo walwal yung takbo ko, bumibirit din ako. It took, think ko, parang kinuha ko ata ng 3 hours ata yun, 3 hours or 3 and a half hours. So yun, so far walang leak. I hope pag matagalan talaga yung still epoxy. So this is Tour Rider PH, para po sa mga bago pa po sa akin channel. Madalas ko ang gumagawa ng DIY, kung hindi naman DIY, travel or kung ano mang katarantaduhan pinagkagawa ko sa buhay ko. So please support, just clicking the subscribe button, and then please, kung gusto nyo, share nyo na rin yung mga DIY ko, and then pakiclick na rin yung mga bell ko doon sa channel ko, para just in case na may i-upload ako is ma-notify kayo. So this is Tour Rider PH, maraming salamat mga papang.